Anak, bag mo. Daddy, I want merienda. Anong merienda gusto mo, anak? Ice cream. Bago kami muuwi ni Mami, bumibili kami ng ice cream sa labas ng school. Naku, anak. Ang layo ng school mo dito eh. Ito lang gawin natin, ha? Kapag ginawa mo yung mga assignment mo, bibili tayong maraming ice cream bukas. Okay ba yan? Okay! Okay? Sige, tapusin mo na assignment mo. Daddy, pwede po paabot ng crayons, please? Okay. Sorry lang, ha? Saan nakalagay pala? Sa drawer ni Mami. Kala ko nasa bag mo eh. Andiyan ko no. Lapit na sa'yo. Dito pala eh. Kung ano yung mga pagpapagandang binibili niya. Make-up, lipstick. Pagagandang bra, panty. Dati hindi niya ginagamit sa akin, bro. Sandali, anak, ha? Ito, anak. Bakit hawak mo yung mga makeup ko? Hi, anak. Wala. Dami mo palang makeup, ano? Natural. Head ako ng marketing team. Kailangan ko yan sa trabaho. Hanap ko kasi yung mga crayon ni Abby. Eh, pagbukas ko, nakita ko itong mga ito. Ang dami, oh. Yung mga mamahalin pa. Pag sinuot mo naman, wala namang makakita. Ano ka ba? Sira? Binili ko kaya ito para sa'yo. Tignan mo, may tagpaw. Lahat yan? Hinanda ko to para sa pag-uwi mo. O sige na. Maliligo lang ako ah. Sakto, sasama na ako. Anak, kaya mo na yan? Ice cream bukas. Oh, ayan na siya. Ang laki pala ng bahay ni Atty. May pool po! Tara, tara! Meron pang mas malaking drawing dito nung nauna. Pinigilan ko lang. Kasi sabi ko, ano yung malaking bahay? Eh, dadalawa lang naman kayo, hindi ba? Bukod doon, ang hirap maglinis at mahal sa kuryente, hindi ba? Oh, eh, ang ganda ng bahay nila. Oh, hindi ba? Oh. Okay pala dito, no? At 5 bedrooms pa to. Oo nga. Mahangin ang presko. Yan ang gusto ng mga arkitekto. Gawing presko at mahangin ang bahay. Yan ang gusto talaga nila. Ate, pag kayo ni Kuya yung kinasal sa simbahan, paggawa ka rin ng ganyan. Siyempre yung mas malaki at mas maganda.
Hello, everybody. Oh, Sylvia. Tara, let's eat. Ready na yung food natin. Kakain na daw tayo. Tikman niyo yung luto nitong malugang kupon. Napaka-perfect. Kaya na, gutom ka na? Alika na. Mawa ka sa akin. Baka maligo ka dito. Ako, masarap daw yung kakainin. Victor, ano nga pala yung sinasabi mong kaibigan mo na kailangan ng tulong ko? Ah, si Jimboy. Papatulong sana sa annulment niya. Annulment? Bakit anong nangyari sa kanila ni Emma? Magandang lalaki si Emma. Interesting. Bira akong makakuha ng case na babae ng luloko. Mami, gusto ko po yung crab and shrimps. Abby, yung maliliit, yun ang tawag doon, shrimps, okay? Pero yung malalaki na mahal na kagaya nito, yan ang tawag dyan, tiger prawns. Yan, para alam mo, ha? Sylvia, yung aligisos. Pinaalala ko yung kanina, di ba? My bad. Sorry, nakalimutan ko. Yung aligisos. Saka yung single malt whiskey na binili natin sa grocery. Nakalimutan din. Ako, makakalimutin na ako. Ano ba yan? Ito na, sige. Sorry. Give me a minute. Ate, yung whiskey pala yung binili natin. Dami mong kotse. Oo nga, ito. Bibigay ko yan kay Mama kaso ayaw patanggapin. Gusto niya. Lipat na lang daw niya. Sige sa akin ng kumpanya. Pag nanalo ako sa mga kaso, bonus. Baka swerte mo naman pala dyan sa kumpanya mo. Umabahan ng pera. Oo, kaso mag-resign na ako eh. O, teka, ba't ka naman magre-resign? Magiging MTC judge na ako, bro. Pirma na lang ng presidente. Sigurado na yun. Sariling sigap, bro. Bah, congrats naman. Pero teka, bago tayo magkalimutan. Utang ko nga pala sa'yo. Sige na. Kunin mo na, isang taong ko pinag-ipunan yan. Sige na, ano mo na. Oh, hindi ka magpapapigil eh. Pero hindi ko naman talaga kailangan, okay lang talaga. Utang yan eh. Asensadong-asensado ka na talaga. Alam mo kung ano lang kulang sa'yo? Oh, nandito lang pala kayo eh. Ayun, sakto. Sinasabi ko kay Alex kung ano lang kulang sa inyo. Ano? Bata. Mag-anak na kayo ni Sylvia para naman may kalaro rin si Abby ko. Abby, anak, kailangan mo nang kumain. Masyado ka nang nawiwili dyan sa cellphone ni Mami, ha? Malilate tayo niyan sa eskwela. Abby! Ito. Ako muna gagamit na sasakyan ngayon na Monday kasi ngayon eh. Meron akong client meeting presentation mamaya sa Terra Mall. Kailangan kong bumalik na opisina kaagad. Sige. Dadalawin ko siguro si Coach Buds. Tagal na namin din nakikita eh. Ito. Ako na. Sige, sige. Baka malate na kasi kami sa eskwela. Sige, ikaw na dyan ah. Abby, huwag kakausap ng kung sino-sinong hindi mo kilala ah. Yes, Dad. Mommy told me already. Very good ka pala eh. Ano ba yung nilalaro mo, anak? Patingin nga. Patingin. Ano ba yan? Ay, drawing pala. Hindi pala games eh. Very good. Sino yan? Ikaw ba yan? Oh, ikaw yan? Oh,
Napakaganda naman, mana sa tatay. Wow! Sarap! Galing! Sarap, di ba? Agos mga dog, anak? Ito. Tagan natin. Ayan. Siyempre, hiwain ni daddy yan, di ba? Yung bayad dito, ah. Boss! Boss! Pakisundan yung sasakyan na pula. Sige po. Huwag ka lang didikit masyado, kuya. Tutukan ko yan. May busy na nga sa likod, sir. Kailangan na. Magalit na sa likod, sir. Sunod mo lang. Pero huwag mo nang didikitan, ha? Okay pa. Dito lang. Sito, dinagdagan na isang daan yan. Sandali lang, kuya. Sundan mo yung sasakyan na yun, yung itim. Sige, kumanan ka rin, kuya. Okay. Pero huwag mo nang didikitan, ha? Hindi pa. Thank you.
bukas ko pala pwedeng hiram yung sasakyan mamaya. Eh, pupuntahan sana kami ni Jimboy. Mga 4 PM. Pagkahatid ko kay Abby sa bahay, doon mo nalang kunin. Nagsabi na rin ako sa opisina na maaga ako uuwi. Sige. Nasaan ka na? Sa mall ka na ba? Oo, actually magpapresent na nga kami. Tatawagan na lang kita pagkatapos, ha? Sige, bye. Sir, yung babae yung nakaupo dito, siya pala yung ka-meeting ko. Hindi ko naman alam. Ay, opo. Kakaalis lang po. Ako, sir. Importante pa naman yung meeting namin. Sabay dapat kami nga akyat eh. Ano na nga ako yung number ng kwarto namin? 808, sir. Sige, sir. Salamat. Habulin ko lang ang meeting namin. Ako ba ang siyang nagkulang?